guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba na napakaraming pamamaraan para po tayo ay mataboy ang mga kamalasan sa ating buhay? Minsan po ba ay napapansin niyo na kahit anong kayod ninyo ay sa wala't wala at malas pa rin ang nangyayari po sa atin? At kahit ibuhos natin ang ating buong lakas para magtrabaho, ay baliwala po dahil hirap at hirap pa rin at pambayad lamang ng utang ang ating iniintay na sweldo. Yan po ba ay naranasan niyo? Yan po ay naranasan ko. Kumbaga, hindi pa dumating sa akin ang aking pera ay napangutang ko na siya. At ako nga po ay sumuko sa mga ganyang usapin dahil ako lumubog sa pagkakautang. At ako po ay minumuntik-muntik na ng makulong dahil po sa utang. Tunay po yan. At dahil sa sobrang hirap ng buhay, ay dito ko nadiskubre ang napakaraming pamamaraan para lamang ma-wash out lahat ng kamalasan sa ating buhay at para tayo ay umasenso. Marami po mga pamamaraan na pampaligo para po sa atin, para po tayo ay kapitan ng swerte instead po na kapitan ng kamalasan. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never na-share ko po sa inyo tungkol po sa dahon ng kalamansi. Yan po ay napaka-epektibo. At ganun din po, halimbawa masakit ang inyong ulo, ang ginagawa lamang po namin dyan ay kumukuha kami ng dahon ng kalamansi, mas mainam yung mura lamang. Tapos po ay pipisil-pisilin lamang ng kuko, lalawayan to at ididikit dito. Yung po ay nakakatulong para po mahigop niya yung sakit ng inyong ulo. Yan po ay napaka-epektibo. Lalo-lalo na ng aking Mudra Kels, ang aking nanay, yan ang pinaka-ano niya. Instead na siya ay uminom ng gamot, yan po ay yan lamang, inilalagay niya lamang. Kaya lamang, paminsan, ay nalilimutan niya na meron pala siyang lagay dyan at siya na lumalabas. Makitaan mo, may tapal dito na dahon. Ayan. At siya na effective po yan. At siyan po ay ginagawa ko din. Halimbawa, masakit po yung aking kasukasuan, yung aking mga palad. Ang ginagawa ko lamang po dyan ay ganun din po yung pinaka malambot na dahon, yung mismong nasa tuktok yung mura pa lamang na dahon, kinukuha ko po ito. Ginaganyan-ganyan ko, tapos nilalawayan ko, tapos nilalagyan ko po dito, tinatapal ko. Ganun din po sa aking noo. At halimbawa, yung aking paa, or kaya itong ganto ko, parang masakit yung mga kasukasuan, tinatapalan ko po yan. Instead na sa lumpas, ay yan po yung dahon ng kalamansi. Effective po yan, itry nyo po yan. Kung meron po kayong ganyan sa inyong tahanan, basta ako sa inyo, bumili po kayo ng puno ng kalamansi at yan po ay maganda at maraming magagandang benepisyo sa atin po niyan. At yung atis naman, kagaya ng nabanggit ko nga po sa inyo, maina, meron po tayo sa ating bakura ng kalamansi, kalamyas, at ganun din po ang atis. Ayan, marami po yung benepisyo dala sa atin at marami pong ritual na paggagamitan yan. Itanim po natin sa likod ng ating bakuran. Huwag na huwag po kayong magtatanim yan sa harapan. Swerte po yan, meron kayong ganyan kasi maraming benepisyo po yan dala sa likod ng ating tahanan at yung atis naman sa malapit sa ating kwarto. Kasi sinasabi po nila ay kahit na may makaaway ka at ito ay may dunong, once na meron kang atis sa malapit sa iyong kwarto or sa likod ng inyong bakuran, iyan daw po ay amuyin nyo po yung ano ng atis. Di ba po matindi yung masangsang yung amoy niya, pero mabango naman. Yung po yung amoy nito, takot po dyan yung mga bad spirit. Kaya mainam na meron po kayong ganyan. Malayo po kayo sa mga kulam or kaya mga palipad hangin. Kaya kung kayo po ay mahilig sa mga ganyan at naniniwala sa mga ganyan, ng mga sabi-sabi po na mga kulam-kulam, ay mainam po na meron kayong ganyan. Kasi nga po, meron kayong, kumbaga may sandata kayo sa mga ganyan. At sinasabi nga rin po nila, kaya sinabi ko po sa may malapit sa inyong kwarto, kasi po, syempre, habang kayo natutulog, sinasabi nila, once na ikaw ay may gumagamot sa inyo, habang kayo ay natutulog, yung ang inyong diwa ay natutulog na tamamahinga, dun mas madalas na kumakapit yung mga bad spirit, yung mga karga-karga, mga kulam-kulam. Kaya mainam, malapit sa inyong kwarto.
mainam, ako may kakilala sa paso. Alam niyo po ba, ipinasok pa sa loob ng kanilang tahanan sa may ano. Kasi nga po, lagi-lagi siya na nababarang or kaya po yun nga, kulam. Magkaiba naman po yun, di ba? Yung kulam at saka barang. Ayun, lagi-lagi po siya napagaganunan. At minsan na siya muntikan ng matigok at nilabasan ng hayop sa katawan. Kaya, siya po ay naglagay na ng atis. Nakalagay sa paso yung atis. Pagkatapos, mayroon din siya sa likod ng ano. Mula po na nagkaroon sila ng ganito, ay hindi na sila nakakapitan pa ng mga ganon. Naging lesson sa kanila at natakot na po sila at naglalagay lagi sila ng asin at ganon din po ang bawang sa ilalim ng kanilang kama. At bawat bintana nila ay may maliliit na butil ng bawang. Ngayon, kung kayo po ay hindi pa nakakaranas ng ganyan, minumungkahi ko po kayo na magganyan po kayo. Ako po ay nagkaroon din ng ganyan. At nagsugat-sugat po ang aking katawan dahil po dyan. Kaya nagkaroon po ako ng mga peklat. Kaya po yung madaming peklat kasi nakakadiri. At dahil po sa mga ganyang sitwasyon, sabi nila ay nasurot. Pero talagang madidiri kayo pag nakita nyo at makikilabutan kayo pag nakita nyo. Yung po ba na nagsugat-sugat na po siya, na dikit-dikit, at sobrang kate, nagsimula lang po yung sa pantal-pantal. At yun, nagkaroon po ako ng ganun. Tapos, mula po noon, nung nagkaroon ako ng matinding ganun, ay doon ko na napansin na nagbukas din ang aking third eye mga panahon na yun. Yun po yung ang dami ko nakikitang dumaan sa paligid, or kaya nananahimik ako, biglang may nagpakita, yung mga ganyan, or kaya po ay biglang feeling ko meron lang dito sa nakatayo sa may bintana, yung mga ganyan. Kaya mula noon, yun po ang naganap sa akin. Kaya sabi po nila, kapag daw kayo lagi-laging nagagamot sa mga ganyan, ikaw din nagkakaroon din ng nakapangyarihan, or kaya ikaw po ay lumalakas ang iyong kapangyarihan, ang iyong dunong kapag once na ikaw ay nagamot sa ganyan at nakasurvive ka. At ganoon din yung lagi-lagi ka daw na nababales. Ayon, kapag ikaw lagi-lagi nababales, lumalakas daw po yung bales mo din. Ganoon din daw po yun. Ako ay lagi rin nabales. Ako ay, lalo-lalo na noong nagbuntis ako sa anak kong panganay, nagpantal-pantal po ang buo kong katawan. Dati doon ako sa biyanan ko na nag-i-stay. Nung nagpantal-pantal, umuwi po ako dito sa amin dahil talagang ang dami, talagang nakakadiri. Ganun madalas ang nagaganap po sa akin. Pagtapos, nagpalaway lamang po ako at ako ay naligo ng dahon ng kalamyas. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang dahon ng kalamyas ay napakainam din po yan. At halimbawa may makatikate. Gawin nyo po ay hugasan nyo tong kalamyas, ihang nyo po siya. Kapag okay na yung dahon ng kalamyas, ipagpag nyo pong ganyan doon sa katikate. May nasaksihan na akong ganyan. Alam nyo po, may lumabas na mga maliliit na ahayop. Yung mga, alam nyo po ba yung mga nagbabarang, yung mga ganon? Yun po, naglabasan po dyan. Kasi ito pong kalamyas, nakakapagtaboy din po yan ng mga negatibo. Kaya mainam, may ganyan din po tayo. At syempre, ganon din po yung kalamansi. Yung kalamansi, nakakapagtaboy po rin yan ng mga kamalasan sa ating katawan. Kaya, at ganon din po ang tanglad. Kaya mainam, meron din po kayong tanglad, ha? Kasi yan po ay nagtataboy din ng mga kamalasan sa ating buhay at ganon din sa loob na ating tahanan. At takot dyan ang mga bad spirit. Ngayon, ganito po ang ating gagawin. Pagsasama-samahin po natin ang mga halaman na aking nabanggit. Kalamyas, atis, kalamansi, at tanglad. Yan. Ang gawin niyo po, tigpipitong sanga. Di ba, halimbawa, kalamyas, di ba, mahahaba po yun. Ngayon, yung pitong gano'n na sanga ganyan na mahahaba. Yung dahon, yung pitong habang ganyan na dahon, pito. Tapos, sa kalamansi, pitong dahon din. Tapos, sa tanglad, pitong dahon din na mahahaba. Mahaba po yun na mahabang ganyan ang tanglad. At pagkatapos, ganun din po yung ating atis. Pito rin po na dahon lamang. Pagkatapos, kumuha kayo ng kaldero, lagyan ito ng tubig, kalahatian lamang, mahinang-mahina ang apoy, tapos lagyan mo ng konting asin. Pagtapos, kapag may mga bubbles na siya sa gilid, ngayon, ilagay nyo lahat yung dahon na nabanggit. At pagkatapos, eto na. Ay di, tayo po'y magpapaligo muna, kagaya na lagi ko sinasabi pagdating sa pagpapaligo. Maliligo muna tayong mabuti, tapos yung pinaka-pinali, ito po yung ating ipambubuhos. Pero, kailangan, anuhan muna natin siya sa sinag ng araw para ma-energize. Iba po yung sinag ng araw. Siyempre, gagawa na rin po tayo ng ganito, ay di lulubusin na natin, kailangan may kapangyarihan na sinag ng araw. At kapag nasinaga na siya, nakapaligo na tayo, kunin po natin ito, pagkatapos kumuha po tayo ng
ng isang timba, lagyan mo ito ng tubig, kalahati lamang na timbang tubig gripo, i-boost nyo itong ating dahon, ang tabayanan ninyo, kanawin po ninyo kung kaya ng inyong katawan. At mainam po na habang ginagawa nyo itong ritual na ito, ay meron po kayong sinding kandilang puti kasi yun ay liwanag ng inyong buhay para ma-wash out lahat ang mga kamalasan at meron kayong kandila na may liwanag kayo ng buhay para kung ano man madilim ang inyong mundo at kayo maraming problema ang pinagdadaanan, magkakaroon kayo ng liwanag. Alam niyo po ba, kung kayo po ay saksakan ng daming problema ang pinagdadaanan, mainam na kada ritual ninyo ay magbubukas kayo ng kandila kasi yan ay liwanag ng inyong buhay tungo sa inyong tagumpay. Napaka-epektibo po niyan. Kaya mainam, magganyan po kayo. Magbukas po kayo ng kandila. At pagkatapos, habang kayo naliligo, yung pinaka-pinali ninyo, huwag niyo po itong tutuyuin. At mainam yung kandila natin pangsinde, yung pinansinde na liwanag natin buhay, yung maliit lamang or manipis na kandila lamang na haba or kaya maliit na kandila lamang. At yun ay uubusin natin. Halimbawa, tapos na tayong maligo, mas meron pa rin. Hayaan niyo siya. Hayaan niyo lang siya na maubos kasi yun ay liwanag na ating buhay. At pagkatapos, magdamit po tayo na hindi magtutuyo ng tuwalya. Hayaan po natin kumapit yung swerte sa atin at mawala ang kamalasan. At pagkatapos po niyan, humarap po tayo sa may silangan at itapon natin lahat ang ating kamalasan sa ating buhay pagkatapos natin maligo. Na-wash out na tayo, tapos wala na rin tayong sama ng loob para pag gumawa tayo ng mga ritual na kahit anumang ritual at tayo manalangin sa Panginoon, tayo po ay ready na makamtan kung ano man ang blessing na maaaring ipagkaloob po sa atin. Yan po ay napaka-epektibo. Basta kailangan think positive at mainam, meron po tayong mga ganyang halaman sa loob ng ating bakuran, sa likod ha, sa likod, at hindi po ito pwede sa harap. Sa likod ng ating mga bakuran para po tayo hindi kapitan ng kung ano-ano mga negatibo kasi nakakatakot po ang panahon ngayon. Diyos ko, may mga tao po talaga na hindi na nila iniisip kung ano yung karma sa kanila, basta makaganti sila. Tingnan niyo po sa mga palabas, 'di ba, may mga kontrabida. Tunay po 'yon, sa totoong buhay may ganun talaga. Hindi natigil yung tao hangga't hindi napapahamak ito kasi ikasisiya nila pag napahamak yung taong ito na kanilang kinaiinisan. Kaya mas mainam, may mga ganito po tayo para tayo ay may protection. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.